business, sa inyong lahat. Kasi sigaw. Ako po ay napababa sa tulay. Gawa po ng pinasasabi naman po niya, bumaba ako at ipaliwanag ko yung po yung ganito. Ang sabi po niya, bigyan ko rin po ng pananagutan ang ginawa sa akin ng mga brother na naninira sa akin. Siya po ay hindi brother. Nakikita po siya sa TV. Patayin daw po sabihin ko sa inyo na siya ay nakikita sa TV. Kasi ang ginagawa rin po ng mga brother nito, gagamitin nila ang tao para sila makapag-live, para sila makapag-video, makapag-video na mga palabas na mga kwento. Yan po ang sinabi na sa akin ngayon, makapag-kwento sa mga YouTube at makapag-vlog na kahit kasiraan, sisiraan nila ang tao para doon po sila ay sumikat. E sikat lang po pala gusto nyo eh, dapat pumunta po kasi Templado. Kasi po gusto po pala nyo sumikat kaysa sisiraan pa nyo ang tao. Siya po ay nakikita raw sa TV. Napapalabas po siya sa TV. Mayaman po ang sakit ng mayaman siya. Pero sabi naman niya, sabihin mo, wala ako'y mayaman o ako'y nakikita sa TV. Kaya po pala kayong mga brother, sa ginagawa po pala ninyo, kaya si ka-business, ginagamit nyo yung kanyang vlog. Ginagamit nyo para siraan nyo rin ang vlog ni ka-business. Hindi tama. Ginagawa pala ninyo, nilalaro nyo si ka-business sa sarili ng mantika ni ka-business. Yung mantika ni ka-business, inigkisa na, inigkisa pa ninyo para, para kayo sumikat. Parang gusto nyo pala ang gawin ninyo si ka-business bumagsak at tayo sisikat. Yun pala ang gusto ninyo. Ganun pala ang mga artista, pasikatan. Yan ang sinasabi na sa akin. Kaya ako napabang bigla po. Sabi niya, mag-vlog ka uli ngayon. Sabi niya, bumaba ka. Para ipaliwanag mo yung para sa iyo. Ayun, paliwanag mo pa sa akin. Gisado na po yung kika-business na vlog. Luto na. Sinira nyo. Sinira nyo ang vlog ni kika-business na vlog si Mang Mario para siraan nyo ang si Mang Mario para si kika-business. Magamit nyo. Ginamit nyo ang vlog ni kika-business para kayo makasira ng tao. Sino po ba sinira nyo? Si kika-business, sinisira din ninyo. Kaya po kayo, kahiya-hiya talaga. Magkaroon kayo ng pananagutan sa vlog ko. Kasi ang vlog ko po parang ginawa nyo sa akin paninira lipad hanggang langit ginawa nyo. Kaya si ka-business naman po ay dapat unang intindihin niya ang ginagawa ng mga kasamahan niya. At sinasabi na mga kasamahan niya paninira sa akin, ang dapat naman po kay ka-business sabulin niya ito, mga ito. Sabulin niya itong mga brother na bago na gusto magpasikat dahil siya ay nalalagay rin sa kahihiyan. Kaya si Kapeso ay isa ring masamang brother na lumilitaw sa YouTube. Masamang brother. Kaya Kapeso, yung ginawa mo pala na yan, isa kang masamang brother. Iyon ang sabi sa akin ng artista. Ay, artista ang lumapit sa akin ngayon. Artista at siya ay nakikita raw sa TV. Gusto mo pala magpasiklab sa YouTube Hindi ba ninira ka pa ng tao? Tapos ito naman si Paul Santos. Isa ka rin pala naman daw pala subas, Paul Santos. Tingnan mo nga, walang pahintulot. Nagpahintulot ka ba kay ka-business? Nagpahintulot ka ba? Pinala mo ba kay ka-business na gagamitin mo yung vlog niya? Ikaw ang pala subas, Paul Santos. Ay, parehas kayo ni Kapeso. Puro kayo katarantaduhan. Namanita, ang sabi sa akin ng Panginoon, manahimik ka sa bunganga mo, matanda ka na. Gusto mo pa magpaganda, makulat ka pa sa kalabaw. Kaya sinasabi ko sa inyo, gandahan ninyo para hindi kayo mabastos ng binastos ninyo. Binastos niyo ako sa paninira, binabastos ko kayo ngayon sa katuwiran. Ang ginawa nyo sa akin. Kaya yung ginagawa nyo sa akin ito, kayo ang magdadala ng kahihiyan ngayon. Dahil ako ay natutulungan ng ibang mga ibang dumadaan ng mga medyo nakikita sa TV. Nakikita sa TV.
Ngayon, okay, sabihin mo, Bong Mario, nakikita ko sa TV. Oh, yan ang problema nyo. Tayo, gusto nyong mag-vlog ng paninira para kayo ay sumikat sa YouTube, magkukwento ng kung ano-ano, puro kwento kasiraan. Ganun pala ang style ninyo para kayo ay magpalakas, para kayo sumikat, para kayo ay makilala ng tao. Makilala kayo ng tao. Isang makatuwid na ito, makikilala pa ba kayo ng tao niyan sa ginagawa niyong paninira? Eh, ginagawa niyo paninira sa tao. At sasabihin sa inyo kayo ng tao, papatay na cellphone dahil nakakabusit lang daw kayo. Ginagawa niyo. Yun, naintindihin niyo. Kaya huwag kayong maghahanap na maraming manunood sa inyo. Kasi hindi kayo artista. YouTube lang kayo, sa YouTube lang. Hindi pa kayo sikat. Nakamukha nila Fernando po. Ito lapit. Yan ang mga talaga sikat na artista. Ay kayo, balasubas pa kayo. Hindi pa kayo sa YouTube lang. Alam mo nyo YouTube? Pag binasan yung cellphone, wala na kayo. Pag nawala ang cellphone, wala na kayo. Samantalang ang TV, buhay. Andun ang mga artista. Yun ang talagang sikat na talagang sikat. Kayo, sumikat kayo sa kasinungalingan. O sige po, hanggang dito na lang. Kaka-business, ang binibiling ko sa'yo, eh, pasensya ka. Sasabulin ko ng todo itong mga ito. Dahil ako ngayon ay lumalakas ang loob ko sa mga ginagawa ng mga ito. Gagawin ko silang kalabaw para sila hilahin sa kareta at ibagsak sila sa bukid. Dahil sila dapat makakain ng suso. Kasi pinuputol nila yung palay, sisibol ang palay. Ayaw nilang pamungahin. Ikaw yung ka-business. Ikaw yung palay na gusto mamunga, pinuputol nila, dumadapo sila para putulin ang puno. Kaya yun ang ginagawa sa'yo. Kaya ikaw, matuto ka, a business, dahil tingnan mo sila, lingunin mo minsan ang ginagawa nila sa ating dalawa. Kasi pares tayong dalawa masisira eh. Vlog mo, ginagamit nila yung video mo sa akin para sila ay makilala ng tao. Mapakaganda kasi ng video mo ka-business. Naiinggit sila sa'yo. Sobra ang inggit nila sa'yo sa vlog mo sa akin at wala ka nang makukuha na ganyang vlog. Sige po, ka-business. Pasensya ka na. Salamat po mga ka-business sa buong mundo. Maraming salamat din po sa nagpahayag sa akin na nakikita sa TV. Kaya po kayo, pasensya na kayo. Papanata ko kayo ng todo, hindi ko kayo lulubayan. Sige, mag-vlog na lang mag-vlog ka peso. Para makasya po ka na naman. Talaga, hindi kita nulubayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po.